Ang pag-uusapan natin ngayon, very important, meron tong kinalaman sa mental health, no? I-coconnect natin yung materialism and the development of mental disorders. Later on, as I move along, makikita nyo kung ano ba yung contribution ng materialism sa pagkakaroon ng mga tao ng certain forms of mental disorders. Pero unahan ko lang kayo, in this lecture, hindi ko isasama dito yung mga mental disorders that are biological in origin. So yung mga sakit sa pag-iisip na ang explanation is something's wrong with the nervous system or merong genetic defect na namana, hindi yan kasama sa mga pag-uusapan natin for this lecture. So balikan natin ulit, ano yung title natin? Materialism and Mental Disorders. Anong ibig sabihin ng materialism? Actually, yung materialism, it's a pattern, no? Ibig sabihin, lahat ng tao pwedeng magkaroon ng ganitong pattern, a tendency to consider material possessions and physical comfort as more important than spiritual values. So kapag mas mahalaga sa'yo yung mga bagay-bagay na pangmundo, mga material things over non-material values, most likely, materialist ka. Ginagawa mo yung way of materialism. So, some examples. Paano mo ba malalaman na materialist ka or mataas yung materialism mo? Which, by the way, in psychology, kaya nating ma-measure yan. Merong mga standardized tests na pwedeng sukatin kung gaano ka ka-materialist, no? But some examples of expression of materialism are the following. Kapag yung ultimate dream mo, material. Halimbawa, tinanong ka, ano yung pinaka-goal mo sa buhay? Tapos ang sagot mo na goal is something material. Halimbawa, kapag nagka-Rolex na ako, pwede na akong mamatay. Ayan. Expression ng materialism yan. Or let's say, yung motivation mo everyday, yung mga reasons mo, bakit ka nagtatrabaho everyday, material din. Bakit ka nagtatrabaho? Para yumaman. Bakit ka nagtatrabaho? Para makabili ng kotse. Bakit ka nagtatrabaho? Para makapag-shopping. Yan. Expression ng materialism yan. Or let's say, when you look forward, tinanong mo yung mga aspirations ng tao in the future, tungkol na naman sa mga material things. 10 years from now, anong gusto mong ma-achieve? O, sasabihin niya, gusto ko liman na kotse ko. Gusto ko, meron na akong Louis Vuitton na bag. Gusto ko, tatlo na yung condo ko sa BGC. Ayan. Expression ng materialism yan. What else? Emotions are already influenced by material things. So, lahat ng emotions mo, nagtataas baba yung different emotions mo kasi may mga nangyayari tungkol sa material things. Like, for instance, galit ka kasi hindi pa dumadating yung delivery mo from Lazada. Or malungkot ka kasi nawala yung paborito mong sapatos. Or nang-away ka ng kapatid kasi nung sinoli niyo yung kotse mo, may gasgas ng konti. Ayan. So, basta yung mga emotions na nararamdaman mo, whether positive or negative, kapag laging nakatali sa mga material things yung nagpapagalaw sa emotions mo, expression yan ng materialism. What else? Ang dominant na laman ng isip mo is about material things. So, maghapon, ang iniisip mo, ang pinapantasya mo, magkaroon ka ng Rolex, ang pinapantasya mo, magkaroon ka ng BMW, iniisip mo kung paano lalaki yung pera mo sa bangko, iniisip mo kung anong bibilin mo sa Pasko, ayan. Kapag puro ganun, yung iniisip mo all throughout the day, expression yan ng materialism. And the last bullet point, kapag yung paniniwala mo is the world is the best place to be, talagang gustong-gusto mo dito sa mundo. Kasi gusto mong ma-experience yung mga pleasures of the world. Gusto mong mag-around the world, gusto mong matikman yung iba't ibang mga pagkain, which by the way is another expression of materialism, no? Yung mahilig kang kumain, you know? Yung source of joy mo, tumikim ng iba't ibang mga pagkain, materialism din yan, no? So anyway, kapag ganun yung pananaw mo sa mundo, ang ganda-ganda dito, ayaw mong mamatay, you think that the world is such the best place to be, expression din yan ng materialism. So when we use the word materialism in this lecture, yan yung ibig sabihin natin. Yung mental disorders naman, as defined by the World Health Organization, mga disturbances ito
in a person's cognition, emotional regulation, or behavior. So, ibig sabihin, merong hindi okay, no? Kung paano tumakbo yung isip mo, yung mga emotions mo, may mga feelings ka na hindi okay, hindi siya pleasant, and at the same time, may mga behavioral patterns ka considered not normal. At dahil dyan, hindi mo magawa yung mga bagay na dapat mong ginagawa, which results to a person becoming unproductive. Kaya yan yung pinaka-epekto, no, ng mental disorder, dahil sa disturbances mo in the cognitive, emotional, and behavioral level, talagang hindi ka naging productive sa society. Lagi kang nakakulong sa kwarto, lagi ka nalang praning na baka ikaw yung pinag-uusapan, lagi ka nalang natatakot na baka may mangyayari sa'yo. Kapag may ganong expressions ka, baka meron kang form of a mental disorder. Okay? So, now that we have clarified the terms, sagutin na natin yung tanong, how materialism leads to mental disorders. So, in this lecture, i-consider natin tong cause. Ibig sabihin, ng cause is ito yung reason kung bakit nagkakaroon ng effect mental disorders. Okay? So, ganun yung framework natin, no? So, diretso ang sagot na, paano nagko-cause ang materialism ng mental disorder? Ang materialism kasi, hinaharangan niya, binablock off niya yung flow of a person's spiritual needs. I know at this point, medyo weirdo pa, no, yung statement na yan, but let me further explain what I mean. The first thing you have to remember, lalong-lalo na kung psychology major ka at naniniwala ka sa psychology, no, ang tao is spiritual in nature. In fact, doon nga kinuha yung term na psyche, no, from the word spirit. So tayo sa psychology, ang pinag-aaralan natin hindi yung katawan, hindi natin pinag-aaralan yung brain, ang pinag-aaralan natin yung psyche ng tao, yung spirito. So by nature, we are spirits, hindi tayo yung katawan. So dahil nature natin ng spirit, anong ibig sabihin niyan? Meron tayong spiritual needs. 'Di ba? Dahil spirit ka, may mga pangangailangan kang espiritu. O parang ano lang logic, kung may isang kotse, ang isang kotse may pangangailangan na, ng pangkotse. Kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng gas, kailangan niya ng langis, kailangan niya ng brake fluid. You get the point. So ganun din tayo, no? Dahil spirito tayo, meron tayong mga spiritual needs. Ano yung mga spiritual needs na yan? Yan, nakalagay dyan. Forgiveness coming from God. Kailangan mo ng grace, love, esteem, affection from others, and salvation of your spirit when your spirit leaves your body. So, itong mga spiritual needs na to, ito yung mga bagay na dapat araw-araw nakukuha mo bilang isang espiritu. So, the question is, saan ba nanggagaling yan? Definitely, hindi yan binibili sa SM, no? May pinanggagalingang supernatural source yan, who is God Himself. After all, ang Diyos ang gumawa ng psyche, so alam niya kung ano yung mga pangangailangan ng isang psyche. So, lahat yon, going back, lahat yan, meron ang God. So, God has all these needs na kailangan ng psyche. Kaya nga, in connection to this, no, the ideal psychological state para hindi ka magkaroon ng mental disorders, dapat close ka kay God. So, the psyche is very close to the source, to the creator of the psyche. Anong benefit ang nakukuha ni psyche kapag ganyan siya ka-close kay God? Yung source of spiritual needs can freely flow to the psyche. Kasi nandoon ka sa spirit, nandoon ka sa space ng Diyos, no? So, yung mga bagay na kailangan ng espiritu mo, very freely na ibibigay sa'yo ng Diyos. Okay? So, ang tawag natin dito, the ideal psychological state. Kaya in connection to this, naalala ko yung sinabi ni Master Psychologist Jesus, or sorry, one of the Master Psychologists in the Bible, si St. Paul. Diba sabi niya, kapag ang tao close kay God, nakukuha niya yung mga spiritual needs from God na walang kahirap-hirap, walang humaharang, nagbe-bear fruit tayo. And if you notice, the fruits of the Spirit in Galatians na sinulat ni Paul, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, huwag na tayo mag-deny-deny dito. Kapag lahat yan, meron ka, minamanifest mo, ine-express mo yung mga fruits of the Spirit,
definitely wala kang mental disorder. Pwede nating masabi that you are in perfect psychological state kapag lahat yan pinapakita mo. Pero paano ko nga magkakaroon ng bunga na mga ganyan, kinakailangan close ka sa source of the spiritual needs. Again, yan yung ideal psychological state. Dito na ngayon papasok yung materialism, no? Pagpasok ni materialism, ang sasabihin niya sa isang psyche, gawin mo akong substitute sa Diyos for your psychological needs. So, ang gagawin ni materialism, siya ngayon yung magkukonvince sa tao na siya na lang magbibigay ng mga yan. Alright? So, hindi mo na kailangan ng mga yan galing sa source, who is God, ang sasabihin ng materialism, kaya niyang ibigay sa'yo yan. Kumbaga, no, ang analogy ko dito, parang junk food. Diba yung junk food, diba tuwing nakikita natin yan, ganyan din yung sinasabi sa atin. Huwag na kayong kumain ng mga gulay. Huwag na kayong kumain ng mga healthy foods kasi ang papangit ng mga lasa niyan. Kami na lang yung kainin niyo, masasarap, matatamis, maalat. So, maraming tao naniniwala doon. Diba? So, imbis na yung mga healthy food yung kakainin, ang kakainin na lang yung junk food. So, in the psychological level, ganun din. Kumbaga, yung materialism, parang psychological junk food natin yan. Okay? So, materialism enters the picture. Iko-convince tayo na yan na lang yung gawin nating substitute for our psychological needs. So, ang nangyayari, going back, ito yung ideal psychological state. Kapag kinagat mo yung tawag ng materialism, you express behaviors in accordance to materialism, pumapagitna ngayon yung materialism. So, nahihiwalay ka from the source of your psychological needs or spiritual needs. Diba? So, kanina, close na close ka sa Diyos, free-flowing yung spiritual needs mo, pero kumakain ka ngayon ng junk food psychologically, pinasok mo yung materialism, nahiwalay ka from the true source of your spiritual needs. O ngayon, kapag yung materialism na, yung nandyan, doon ka na ngayon nakadikit instead doon sa Diyos, in fairness sa materialism, meron din naman siyang mga ibibigay sa'yo. Diba? So, ibibigay niya sa'yo yung worldly pleasure, mga sarap, pera, drugs, alcohol, entertainment sa Netflix, mga excitement and interesting things sa social media. In fairness, kapag yan yung mga nararanasan ng psyche mo, may konting saya naman talaga dyan eh. Meron kang mararamdaman na parang fulfillment. Ang problema, yung fulfillment galing dito, hindi nagtatagal. Very short term, and it's not making your psyche grow. Again, going back to my analogy of the junk food. Diba, ganun din sa junk food eh. Mabubusog ka rin naman dyan eh. Pero ang masama dyan, yung busog mo hindi ganun katagal. Bilangin mo lang ng 20 minutes, gutom ka ulit. At the same time, feeling mo busog ka, pero yung katawan mo hindi nagiging healthy. Hindi niya nakukuha yung necessary nutrients that it needs para mag-function well. Ganun din yung materialism. Bibigyan ka ng temporary na saya. Akala mo, nag-work yung materialism. Okay pala yung materialism compared kay God. So, materialism na lang ako ng materialism. Pero yun nga, yung happiness that you experience from this, hindi nagtatagal and it's making your psyche shrink. Nagiging malnourished yung spirito. Diba? At masama yan. Kapag ang psyche mo naging malnourished na because materialism is not feeding you the right way, diyan na nagiging prone yung psyche ng tao from certain forms of mental disorders. So, dyan na ngayon lumalabas yung mga anxiety, nandyan na yung nagkakadepress yung tao, nawawalan siya ng motivation, etc., etc. Naalala ko nga dito yung sinabi ni Jesus, no, about being close to God, no? Ang sabi niya, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him. I want to emphasize on that. Anong ibig sabihin ng if I remain in a person and the person remains in me, yun yung kaninang sinasabi kong ideal psychological state. Diba? Ideally, dapat ganyan ka. Yung spirito mo close sa Diyos who gives your spiritual needs. But take note what Jesus said after that. Sabi niya dito, He will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So kapag close ka sa Diyos, ganyan ka,
ano ang magiging epekto sa iyo? You will bear much fruit. Asan 'yon? Yung fruit natin kanina, 'yan. Pag close ka. But apart from me, ibig sabihin kapag naging ganyan ka, hinayaan mo na yung materialism, yung magpakain sa espiritu, you can do nothing. Alam nyo, malaman yung sinasabi nyo ditong you can do nothing. Ha? Kasi ibig sabihin dito ng you can do nothing, it signifies incapacity. Wala ka nang kayang gawin or limited na lang yung kaya mong gawin, which is, kung pag-aaralan nyo yung DSM, isa yan sa mga pinaka-foundation ng lahat ng mental disorders. Kapag may certain form ka ng mental disorder, ang unang epekto sa'yo niyan, magiging super limited na lang yung mga kaya mong gawin. Talagang yung mga disorders na to, it will limit you. It will stop you from being productive. So, pwedeng i-connect yan dito sa sinasabi ni Jesus, no? Kapag yung psyche mo malayo sa source ng spiritual needs, yan yung nagiging epekto. You end up being psychologically incapacitated or translate, nagkakaroon ka ng mental disorder. Now, given all these things I'm saying, ito ngayon yung bad news. Handa na ba kayo sa bad news? Ang bad news is, social media enhances materialism. Alam naman natin ngayon that we are living in the age of social media. This is all over the world. Halos lahat ng parte ng globe ngayon, alam naman talaga ang social media at maraming tao, talagang parte na ng buhay ang social media. Now, studies after studies have shown, no, na kapag ang tao patuloy na gumagamit ng social media or malakas siyang gumamit ng social media, tumataas yung level of materialism niya as indicated in this study. Wala na lang tayong time para i-discuss yung article, pero ang summary lang naman ito, in this study, they were able to show that the more a person use social media, patagal ka ng patagal na nagfe-Facebook, Instagram, at kung ano-ano pang social media, tumataas din yung level of materialism mo. And if you can connect the dots, anong epekto ng materialism sa psyche ng tao? You become separated from the source of your psychological needs. Anong nagiging epekto? Nagiging incapacitated ka. Diba? At doon na ngayon ang gagaling yung iba't ibang mga mental disorders. And the data agrees with this. All over the world, nakita ng iba't ibang mga institutions na parami ng parami talaga yung mga tao hindi okay mentally. O, 2009 hanggang 2017, anong nangyayari in between those years, 2009 hanggang 2017, dyan talaga palakas ng palakas ang puwersa ng social media. So I hope you can connect the dots, no? So itong mga taong ito, habang nasa social media, ano nangyayari? Pataas ng pataas yung materialism nila, which, kanina ko pa sinasabi, kapag mataas na yung materialism mo, nalalayo ka na sa source of your psychological needs, ang epekto, ayun na. Nagkakaroon ka na, nagiging prone ka na sa different forms of mental disorders. Other than that, may isa pang bad news. So, usong-uso yung social media all over the world. Itong mas matinding bad news, ang Pilipinas is considered the social media capital of the world. Which tells you na sa buong mundo, ang Pilipinas isa sa pinakamalakas gumamit ng social media. You connect the dots. Kapag malakas ang gamit mo ng social media, again, ano nangyayari? Tumataas ang level of materialism, therefore it follows marami mga Pilipino ngayon, malakas gumamit ng social media, dahil dyan, mataas ang level of materialism, lumalayo sa true source of psychological needs, maraming psychologically nagsasuffer. Nagiging psychologically incapacitated. Look at this data coming from UP, no? Kinumpare nila, yung number ng mga tao na nagsasuffer from, I think this is depression, no? Between year 2013 and 2021. And as you can see, nung 2021 compared to 2013, talagang mas marami yung mga tao na nagsasuffer from depression. Well, let's be fair here, no? Siyempre, one of the reasons bakit mas mataas ang 2021 than 2013, dahil yan sa pandemya. Diba? Pero kung iisipin mo, ano bang meron sa pandemya na connected sa social media? Let's face it, mas lumakas ang tao gumamit ng social media.
Kasi naging coping mechanism ng tao yan eh. Because of the pandemic, nagkaroon ng lockdown. Dahil sa lockdown, ang tao dumami yung time. Saan nila ginamit yung time nila? Ah, para matanggal yung stress, para maging aware sa nangyayari sa mundo, sagot, social media. Oh, so in the process of these people coping using social media, in the process, tumataas yung level of materialism, tumataas din yung level of depression. Alright? So anyway, after everything that I've told you here, no, ano yung dalawang applications na pwede nating matutunan in today's lecture? Number one, dapat talaga pababain natin yung materialism natin. Yan yung isa sa mga dapat na ginagawa natin araw-araw. Pababain natin yung pagiging attached natin sa mga material things. Ang tanong, paano? Meron ako mga advice dito, no? Ayan. Huwag bili ng bili. Isa kasi yan sa mga pangunahing expression ng materialism, mahilig kang bumili. Mahilig kang mag-acquire ng mga bagay-bagay. So, kakasweldo mo pa lang, bibili ka ng mga bagay na hindi mo namang kailangan, but the fact that you possess these things make you happy. Kailangan i-counter condition mo yung sarili mo na wag nang gawin yon. So, itigil mo yung kakabili ng mga bagay na hindi mo kailangan. So, kapag sumweldo ka, tapos natetempt kang bumili ng object na hindi mo kailangan, let's say wallet or sapatos, 'di ba? 10 pa yung wallet mo diyan, 5 pa yung sapatos mo hindi nagagamit. Pigilan mo 'yung sarili mo, huwag kang bumili. 'Di ba? In that way, medyo bababa na 'yung materialism mo diyan. Oh, number 2, second bullet, bawasan mo 'yung social media. Kasi 'yan nga 'yung nagpapataas ang materialism ng tao eh. Kasi 'yung mind mo nako-condition, laging na-expose sa material things via social media. So mag-detox ka. In fact, marami yung kakilala ginagawa yan, no? Nagsa-social media detox, and 100% of people I know na nag-undergo ng social media detox, after they do that, anong feeling nila? They felt so much better. Next, number 3, ibigay mo yung mga bagay na hindi mo kailangan. E di ipon ka ng ipon, nag-hoard ka kasi ng sapatos, ng wallet, ng bag. O ang gawin mo para mawala yung attachment mo sa mga bagay na yon, kuha ka ng mga hindi kailangan doon, ibigay mo sa mga nangangailangan. So, another way yan para mapahina yung puwersa ng materialism within your system. And the fourth bullet, another advice, ignore worldly pleasures. Ibig sabihin kapag yung laman mo, yung katawan mo, kinukulit ka na i-please yung sarili, gustong manigarilyo, gustong kumain ng mga unhealthy, at kung ano-ano mga worldly passions dyan, gusto man makipag-inuman, huwag mong sundin. Okay? So the more you do this four, mas napapababa mo yung level of materialism mo. And then, sabayan mo yung number one ng number two. Habang pinapababa mo yung materialism mo, pataasin mo naman yung spirituality mo. And how do you increase your spirituality? Gawa ka ng mga bagay na may kinalaman sa spirituality. Simple. Diba? Like what? Some examples of spiritual activities, ayan. Matuto kang sumamba, no? Gumawa ako ng video dyan in my channel, hanapin mo na lang kung ano yung worship, paano ba ginagawa yan. And then you pray more, you read the Bible more, you study the Bible more, you meditate on the Bible, makipag-fellowship ka sa mga tao na spiritual din, and most importantly, you train yourself to serve others. It is a very spiritual activity. Alright? So, hanap ka ng mga tao na pwede mong pagsilbihan. Ipagluto mo. You know? O kaya, tulungan mong maglinis ng bahay. Tulungan mong maglinis ng garden. Anything that you give something of yourself to other people and make their life better can be a form of service, at maganda yan sa psyche ng tao. Pinapataas mo yung spirituality mo, at the same time, napapababa rin yung materialism. Alright? So, in closing, gusto ko lang i-share sa inyo itong biblical passage na to, still in connection sa topic natin ngayon. Sabi ni John in one of the passages, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world," ano daw? "The love of the Father is not in him." And that's one of the things in psychology na ayaw mo talagang mangyari. Ayaw mo mangyari sa espiritu mo yan when the love of the Father is not in you. Kasi, ano nangyayari? Yung espiritu mo nag-shrink, humihina, nagiging prone ka sa
mental disorders. Pero bakit ba nagiging ganyan? Bakit ba nawawala yung love of the father? Kasi, going back to the passage, someone is loving the world. Hindi kasi tugma talaga yun eh. When you love the world, you don't love the father. If you love the father, if you truly love the father, you won't really have a space to love the world. Ayun. So talaga ang susi dito, huwag natin mahalin yung mundo. Diba? Huwag tayong maging mga materialist. I-consider natin yung mga spiritual matters to be more important than worldly matters. Maliwanag. Okay, so sana marami kayo natutunan in this short lecture video. Sana natulungan kayo to make your psychological health better. Until next time, Sir Howard here. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.